Hi guys! Welcome back to another tutorial. Nagbabalik po muli ang iyong Daddy Vlog. In this video, tuturuan ko kayo kung paano natin tanggalin ang background sa ating picture or paano gamitin ang background eraser na application. Ito yung auto remove background ngayong 2022. So, kung gusto nyo matuto, panoorin nyo ito. Kasi ito yung app na ginagamit ko ngayon. Is normally, pag gumagawa ako ng YouTube thumbnail ko, gaya nito. So, huwag na natin patagalin guys. Simulan na natin. Intro, pasok! Hi guys! Welcome back again sa aking YouTube channel. So, simplihan lang natin, no? Turuan ko kayo kung paano i-download yung background eraser at kung paano gamitin. So, punta tayo sa ating Apple Store or kung sa Android ka man, Play Store. Click natin yung Apple Store. And then, search natin yung background eraser. Ayan, then search. And then dito, yung pang-apat, background eraser. Ito yung ginagamit ko since nag-start ako mag-YouTube. So, ito yung ginagamit ko para sa aking YouTube thumbnail. So, para mas maganda yung YouTube thumbnail nyo, magamit kayo ng background eraser kasi pwede kayong maglagay ng mga effect or yung mga other objects sa inyong picture, no? So, since na-download ko na siya, i-open ko lang. Yan. Sundan nyo ako, mga idol. So, mag-load tayo ng photo. Punta kayo sa all photos sa ating gallery. Then, meron ako ditong sample. Let's say ito. Yan. And then, click nyo lang yung done sa upper right corner. See, automatic siya mabubura yung background sa ating picture or sa ating photo. So, itong app na ito ay napakadaling gamitin at hindi na hassle, no? Madali lang. So, pag okay na sa inyo yan, nabura na yung background, pwede nyo siyang i-click done. Pero kung meron naman kayong gusto nyong burahin na other parts, pwede nyo siyang i-manual. Let's say itong aking buhok, since lumampas siya, gupitan natin. Pwede natin siyang i-manual. Click nyo yung manual, tapos dito i-trim natin yan. Makita nyo, nati-trim na, diba? Oh, libre gupit. And then pwede nyo siyang i-done. So pag repair naman, kung gusto nyo siyang magsama ng object na which is nabura na, kung i-repair nyo, like for example ito, yung aming air freshener, let's say yan, gusto kong isama sa picture, diba, ayokong iwan yan. Yan, pwede yan. Ay, back nyo lang. So yan, pwede yan, diba. Pag clinic yung done, so makita nyo dito ang ating air freshener, diba, nandiyan sa may braso ko. So, since hindi naman natin kailangan yan, back lang natin for ano lang yan, purposes, for tutorial purpose lang yan kung paano natin i-repair, kung paano natin i-manual, yan, i-back natin. And then, punta tayo sa back, makita natin dito yung may arrow, back lang natin, back, ayan, back nyo lang, ayan, wala na, di ba, back lang. Then, click yung done. So, okay na tayo. Pwede nyo siyang i-save. Ayan. Then, done. That's it. Shit, may ads pa, oh. Skip nyo lang video. Ayan. Then, click nyo yung AKS. Ayan. Automatic na yung masisave sa ating gallery. So, puntahan natin yung ating gallery. And then, recent. See? Welcome back again. Kung may natutunan kayo sa video na ito, don't forget to subscribe kung bago lang kayo sa YouTube channel ko at click the bell icon para manotify kayo sa mga susunod pa nating mga tutorial. So hanggang sa muli, paalam!